Pinsya mga katrupaw. Yan. Yan, nag-araro. Nakuha na niya gagi. Lagi siya gagi. Ito yung kalabaw niya mga katrupaw. Yan. Yan. Babae. Babae pero malakas mag-araro. Andun nun ang anak rada yung kawan day huwag di masumbay huwag di mo hangit babag ikuan kawan muli ko liko rapun siya ako lagi siya gagi kailan yung makadlaw daro rin pa kailan makadlaw daro rin ah, paan lagi dia? Driver aku nya Pak, balik. Ah, drive ku be. Singan aku. Kita kilit dan kita kilit. Telikot deh, telikot. Sama lah ya, nanti baik, tolong. Lagi nagdaro ka na. Sobrang pawis na pawis oh. Nakakapagod din pala mag-araro. First time. Eh. Matama pong init. Wala po, kasakit mong kateter pa? Wala kasakit mong kateter pa sa mong daro? Aw, wala yung mayroon sa lagi ko. Oo, di ay. Atay. Hindi lagi mula kong kabaw si Mua. Teka, mungusog dahi? Ako lagi na, tapon muna akong pangusog? Kapoy kiko kaya kumang giduot yun. Iyan si Papa at ang kanyang katuwang sa gawaing bukid, ang kanyang nag-iisang kalabaw na babae. Kahit nasa gitna ng tirik na araw, ay wala pa rin siyang tigil sa pag-aararo. Yung bag na kulay blue sa kanyang tagiliran ay lagayan yan ng kanyang kateter. Kailangan kasi siyang operahan para gumaling. Pero dahil kapo sa pera, ay tiis lang muna sa ganyang sitwasyon. Sa totoo lang gusto ko talaga siyang tulungan sa mga gawain dito.
Pero paminsan-minsan lang kasi ako makakadalaw dito sa kanila. Gusto kong matutong mag-araro para kahit paano makakatulong ako tuwing nandito ako. Matanda na rin siya at may hinihindang karamdaman. Paano kaya niya natiis ang ganitong sitwasyon? Kaya ako sinubukan kanina ang mag-araro para malaman ko kung gaano kahirap ang mga ganitong gawain. At yun, sobrang nakakapagod at napakahirap pala talaga ang mga ganitong gawain. Paano na lang kaya sa katulad niyang merong ganyang karamdaman?